doktor, naiintindihan ko po na mahina ang puso niya dahil premature. Pero bakit meron siyang deformidad? Napakahirap sagutin ang tanong na yan. Matagal na rin itong sinusuri ng siyensya, pero hindi pa rin masagot ang kadahilanan. Pasensya na kung ganito kita kausapin, Mr. Dal Olmo. Pero hindi na namin pwedeng itago ang katotohanan. Darating din kasi ang araw na magdedesisyon ka kung sasabihin natin o hindi sa asawa mo. Gusto kong makita, Doktor. Kailangan kong makita ang mga anak ko. Oo, yun nga ang nakasulat. Ay, nakamali lang siguro siya, no? Isa lang naman ang baby ko. Bakit niya sasabihin mga anak niya? No? Oo nga, nagkamali lang siya. Ako yung tita ng Del Olmo na kambal na baby. Nasaan po sila, nurse? Yung mga nandun sa mga incubator. Makinig ka. Maghintay ka lang. Makikita mo rin. Pero bakit niyo pa siya binubuhay, Doktor? Dahil tungkulin namin ang magligtas ng buhay. Wala kayong konsensya? Hindi ba kayo naaawa na nahihirapan siya? Sa nalalabing oras ng buhay niya dito sa mundo, bakit, Doktor? Bakit isa pa sa mga anak ko, Doktor? Paumanhin, iulitin ko. Yan ang mga bagay sa siyensya na hindi maipaliwanag. Pakiusap gawin niyo ang lahat. Kahit magkano ang magastos, gumaling lang siya. Walang maitutulong ang pera dito, Mr. Del Olmo. Wala na tayong magagawa. Kung naniniwala ka sa Diyos, maaaring ito ang kagustuhan niya. Sa nanay nila kay Mrs. Del Olmo, hindi pa namin sinabi na kambal sila. Alam ko. Pero bakit hindi niyo pa po sinasabi sa kanya? Kasi... Bakit? Pwede mo namang sabihin sa akin. Huwag mo munang sasabihin. Pero ang isa sa mga kambala ay ipinanganak na may problema sa puso. At may diperensya. Ano? Nakakaawa. Madami ng doktor ang tumingin sa kanya. Malubha siya. Sabi nga nila sana naman daw ay kaawaan siya ng Diyos. Bakit anak ko? May sakit pa rin ba ang mga sanggol? Oo, Mama. Pero buhay naman sila. Eh bakit ganyan ang itsura mo? Pinarurusahan ako, Mama. Pinasok na tayo ng demonyo at gusto niyang kunin ang isa sa mga anak ko. Ano bang sinasabi mo? Nang dahil sa galit, sa kalupitan at sa kasamaan, Mama. Ito na ang pinakamalala at nakakatakot. Jorge Luis, ninenerbius ako sa sinasabi mo. Eh ako, paano pa kaya ako, Mama? Pero sabihin mo sa akin kung bakit ka nagkakaganyan. Malubha ang isa sa mga kambal. May problema siya sa puso. At isa pa, may diperensya pa siya sang-ayon sa doktor. Ay, Diyos ko. Ay, paano to? Paano ko naman kaya itatago kay Mechie ang tungkol sa kambal? Paano? Pero nakita mo ba siya? Hindi, hindi nila ako pinayagan. Sino nagsabi sa'yo? Yung doktor, Mama. Kasalanan ko ito. Kasalanan ko ito! May sumpa ang dugo ko. Hindi, hindi ikaw! Siya yun! Yung tindera ng tiket na may kasalanan! Yung hampas lupang babae at batang kalsada na iniwanan ng kanyang ina! Ang palaboy na anak na lasinggero! At may kapatid na magnanakaw! Siya ang may kagagawa nito! Siya ang may kasalanan! Siya! Hindi ikaw! Hindi ikaw! Maria Mercedes, pa servirle a usted de mi familia.